Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ang ating pang-apat na aralin sa level 1 at ang ating pag-aralan ay continuation po, pagpapatuloy ng mga letra sa wikang Arabic, kung paano natin isulat at paano natin basahin kapag mayroong mga tinatawag na mga vowels. So dito, ang kukunin natin, inshallah, ay yung ta, yung malalim na ta, tapos dito, may tundok yan. Dha. Tapos ain, ghain, tapos fa, tapos qaf. Okay, unahin natin ang letrang ta. Letrang ta. Meron tayong ta, meron tayong ta. Ito ay ta. Okay, paano isulat ang ta? Tingnan natin ha. Una ay ganyan. Tapos lagyan ng ano sa taas ganyan. Ganun din, paano ulit? Ganyan. Tapos sa taas ganun. Okay? Next ulit, ganyan. Tapos lagyan ng ano sa taas. So yan ang tinatawag na pa. Pa. Lagyan natin ng vowels ta ti tu. Tu. Fatha, kasra, dhamma. Basahin natin. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Okay. Paano isulat? Ganyan lang ha. Tingnan natin yung pagsulat ha. Ganon. Tapos sa taas. Yan. Okay. Yan ang letrang ta. Yan ang letrang ta. Okay. Next, kunin natin yung dha. Yung dha. 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 Dito yung atin. Dha. Okay? Yan. Ang pagsulat. Bismillah. Ganun din. Tapos, lagi sa taas. Pero may tuldok. Yun ang pagkakaiba nila ng dha. Next, ganun din. Lagyan ng ano sa taas. Tapos, tuldok. Ulitin natin. Yan. Tuldok. Okay? Lagyan natin ng fatha, kasra, dhamma. Okay. Basahin natin ano? Ang letrang dha, dha, kapag ka mayroong haraka ay dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Okay. Paano isulat? Ganyan ulit. Yan. Tapos sa taas. Tapos mayroong tuldok. Kapag dha. Pero pa, walang tuldok. Okay. Lipat tayo sa tinatawag na ain. Lipat tayo sa tinatawag na ain. Ang ain at saka ghain ay magkapare sila, may tuldok lang yung ghain. Ghain. Okay, unahin natin yung ain. Paano isulat ang ain? Una, ganyan. Tapos, malaki. Okay? Maliit. Tapos, malaki. Okay? Maliit siya. Yan. Tapos, malaki. Yan ang tinatawag na ain. Ain. Letrang ain. Letrang ain. Lagyan natin ang vowels. Fatha, kasra, dhamma. Paano basahin pag may vowels? A, I, U. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Hindi alamin. Kundi alamin. Okay, so ain. Ain. Ha? A, I, U. Okay? Paano isulat muli? Ganyan. Ganyan. Ganun. Okay? Yan ang letrang ain. Okay. Punta tayo sa ghain. Punta tayo sa tinatawag na ghain. Ang ain at saka ghain, magkapares lang, may tuldok lang yung ghain. Okay. Paano isulat? Ganyan. Okay. Ganyan. Tapos malaki. Ganyan. Tapos malaki. Pero, mayroong tuldok yan. Okay? So, lagyan natin ang vowels. Fatha, kasra, dhamma. Ang ghain, ghain, kapag ito ay tinatawag na, nilagyan natin ang vowels, ay gha, ghi, gu. Gha, ghi, gu. Ito yung letrang ghain, paglagay ng vowels, gha, ghi, gu. Okay, paano muli isulat? Ganun lang. Tapos, malaki. Okay? Yan ang tinatawag na ghain. Okay.
Punta tayo sa fa at saka kaf. Fa at saka kaf. Ang fa at saka kaf ay meron silang pagkakatulad pero meron silang pagkakaiba. Okay, unahin natin ang fa. Fa. Paano sulat ang fa? Ganito, tingnan natin ha. Unahin natin yung bilog niya. Yan. Unahin natin yung bilog niya sa baba. Yan. Unahin natin yung maliit na ano ni bilog niya. Yan. Okay? So, yan ang letrang fa. Lagyan natin ang vowels. Fatha, kasra, dhamma. Ang fa, kapag nilagyan ang vowels, ay magiging fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Okay, kapag sinabi mong ana, filibini. Ana, fi, filibini. Hindi bilibini. Hindi bilibini. Kasi B, walang B sa ano, English. So, kapag sinabi mong ana, filibini, ako ay Pilipino, ay ana, filibini. Fa, filibini. Okay? So, paano isulat muli? Ganyan. Yan. Han, mali, maiksi siya. Hindi katulad ng kaf. Mamaya kukunin natin yung kaf. So, yan ang tinatawag na letrang fa. Letrang fa. Okay. Kunin natin ang letrang kaf. Kunin natin ang letrang kaf. Ang letrang kaf ay ganito siya. Yan. Kita niyo pagkakaiba? Malalim yung kanyang bahay. Okay, pero may dalawang tuldok din siya. Ulitin natin. Pero pare sila ng ganyan. Pero magkaiba lang sila ng bahay. Ulitin natin ha. Yan. Palaano natin? Ulitin ko. Yan. Okay. Isulat ko yung fa para makita niyo yung pagkakaiba. Yan. Yan. Ang fa, fa ay maiksi. Ang kaf, kaf ay malalim. Okay, nakita niyo pagkakaiba? Lagyan natin ito ng vowels. Fatha, kasra, dhamma. So, basahin natin. Basahin natin. Ang kaf, letrang kaf, kapag nilagyan ng vowels ay ka-pi-ku. Kala Rasulullah. Kala. Kal. Kul huwallahu ahad. Kul a'udu bi rabbil falak. Kul a'udu bi rabbin nas. Yan ang tinatawag na kaf. Kul. Okay? So, ka-pi-ku. Ka-pi-ku. Okay? Paano isulat muli? Ang kaf, malalim siya. Tinan mo, ganyan. Yan, ang tinatawag na kaf. So, gaya ng nakasanayan natin, kukuha kayo ng papel o yung papel nyo, isulat nyo ang mga ito ng, alimbawa, yung kaf, tapos yung English niya, tapos isulat nyo yung kaf hanggang mapuno yung isang page ng ka-ki-ko. Ganun din hanggang matapos tayo sa ya. So, inshallah, matatapos tayo bukas sa ya. Pagkatapos magkakaroon tayo, bismillah ng pagsusulit, bismillah. Ako po muli, nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.